Sa ating Pasada probinsya, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nagpabot po ng tulong sa libu-libong pamilya na naapektuhan ng oil spill sa Oriental Mindoro. At daang-daang pamilya, inilikas dahil sa serye ng malalakas na lindol sa Davao de Oro. Yan at iba pang balita sa ulat ni Mike Bartolome. Sa Oriental Mindoro, umabot na sa mahigit 11,000 na pamilya ng mga mangingisda sa bayan ng Naudzan at Pola ang apektado ng oil spill mula sa lumubog na MT Princess Empress base sa pinakahuling tala ng BFAR. Kaya naman, inihahanda ng Department of Agriculture Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang tulong para sa mga mangingisda sa probinsya. Nangako ang BFAR ng inisyal na 4 milyong pondo para sa alternatibong livelihood assistance sa mga mangingisda na hindi muna makakapalaw dahil sa fishing ban. Sa Antique, sinimula na rin magpadala ng Department of Social Welfare and Development ng Family Food Packs para sa bayan ng Kaluya na apektado rin ng oil spill. Sa Davao de Oro, inilikas kagabi ang mahigit 200 pamilya sa Barangay Bukal sa Nabuturan dahil sa takot dulot ng serye ng mga malalakas na lindol na tumama sa probinsya ayon kay Nabuturan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Head Jennifer Echaves. Nasa gym ng Barangay Manat ang mga residente na natatakot dahil malapit lang ang kanilang lugar sa bayan ng New Bataan na epicenter ng pangalawang lindol na tumama kahapon na may lakas na magnitude 5.6. Samantala, nagpalipas naman ng gabi sa labas ng kanilang mga tahanan ang mga residente sa ilang barangay sa Nabuturan dahil sa takot sa aftershocks. Patuloy ang assessment ng MDRRMO at Municipal Engineering Office sa mga government buildings sa bayan. Nakapagbigay na rin ng paunang tulong ang mga provincial government ng Davao de Oro at municipal government ng Nabuturan. At sumunod naman ang DSWD Field Office sa Davao Region na nagbigay ng family food packs at tents sa mga inilikas sa pamilya. Sa Negros Oriental, dumating na sa Negros Oriental Police Provincial Office ang 75 PNP personnel ng Bayawan City Police Office na narilib sa pwesto kasunod ng karahasan sa lalawigan kung saan napatay si Governor Ruel Digamo at 8 katao. Ipinadala ang mga ito sa Regional Mobile Force Battalion 7 sa Sibonga, Cebu Province para sa refresher course. Sa Sulu, patuloy ang pagsusumikap ng mga otoridad upang mapagkasundo ang magkakalabang paksyon sa bayan ng Indanan para mapanatili ang kayusan at kapayapaan sa lugar. Nagkasundo kahapon sa pamamagitan ng Municipal Task Force Ending Local Armed Conflict ang 2 magkakalabang paksyon sa tulong ni Hayden Julkipli na mula sa Barangay Sapa Malawum at si Jabbar Isniraji ng Barangay Langpas sa Municipal Hall sa Barangay Pasil. Sinaksihan naman ito ng mga opisyal ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mike Bartolome para sa Bayan.